Good morning po sa inyo lahat. Tayo po muli narito sa isa pang yugto ng COVID Bible School. Alam po natin sa eroplano, kapag nagkaroon ng emergency landing, bawa sa dagat, ang instruction po ay dapat iwan ang lahat, bagahe, laptop, cellphone alas, at tangil lang pong ating sarili ating maaring dalhin palabas sa eroplano. Totoo po na ang krisis ay mayroong paraan para turuan tayo kung ano po ang mahalaga sa ating buhay. Ito nga pong COVID na ito, totoo po na tinamaan po ang ating kalusugan, maraming mga tao po ang nagkakasakit, maraming tao po namamatay, pero hindi lamang po ang physical health ang tinamaan po niya, tinamaan din po ang economic or financial health. Hindi lang po ng mga tao, kundi ng mga bansa. Ang mga tao po maaring mabawasan o maubos na po ang kanilang mga savings, maaring maubos po ang kanilang mga assets, mga gamit, ari-arian, o negosyo, o maaring sila po mawalan po ng trabaho. No? Ito nga po nagturo sa atin, paalala, ukol po sa ating material na yaman. Nasabi nga po sa 1 Timoteo, sa 7 na wala tayong diyala po sa mundong ito at wala rin po tayong mailalabas. Sabi nga po ni Hob, no? Na siya po ay pinanganak ng wala, siya rin po ilalabas po ng wala. At ito po ay meron po sa ating hamon na napakahalaga. Tatlong bagay po mula po sa Biblia. Una-una po ay masiyahan po tayo sa mga simpleng bagay. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 8 na kahit daw po pagkain lang o damit, tayo po ay masiyahan na. Contentment, ayun po unang lesson mga minamahal. Pangalawa po ay tawag kong luwagan ang hawak. Luwagan ng mga minamahal. Natawag na detachment. No? Na ating pahalaga po mga bagay-bagay, pero ating silang huwag mahalin. Tulad po ng paghawak sa isang ibon na maliit, no, to ng maya, huwag po masyadong maluwag, baka makalipad, pero huwag din po siya na mahigpit at baka mamatay. Ganun po dapat ang ating kaisipan sa mga bagay material. Masiyahan na simple, luwagan ang hawak, ikatlong mga minamahal, higit na pahalagahan ang spiritual. No? Higit na mahalagahan ang spiritual. Nasabi nga sa verse 6 po ng ating teksto, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Godliness with contentment is great gain. No? Kaya, yung mga minamahal, masiyahan sa simple, luwagan ang hawak, at pahalagaan higit ang mga bagay spiritual. Para sa akin po ating buhay, ay maaaring mahimbing po sa isang binata na pumunta po sa isang bus stop at siya po ay umupo. Siya po ay naghihintay at may dumating po na isang bus. Sa bus na yun, may isang nakaupong napagandang dalaga. No? Kanya po nakita po yung dalaga sa bintana. At halimbawa, ikaw yung binata, lumingon ng dalaga sa iyo, ngumiti sa iyo, at masaya-masaya ka sapat nakita mo ang kanyang napagandang mukha. At dahil doon, tuwan-tuwa ka. Pero maya-maya mga minamahal, ang bus po ay umandar na, umalis, at wala na. Ikaw po ay sumaya, pero ngayon ikaw li ay malungkot. Ganun po ang mga bagay sa mundong ito. Minsan po tayo po ay masaya, pero maya-maya tayo po ay malungkot na. Darating, mawawala. Pero salamat mga minamahal, si binatang iyo, maya-maya may lumapit na isang lalaki. At sabi niya po sa iyo, ikaw yung binata. Sabi ng lalaking iyon, halika. Uwi na tayo. Halika, uwi na tayo. At sino po yung binatang yun na kausap niya? Ikaw po yun. At sino po yung lalaki niya lumapit sa iyo na sabi, halika, uwi na tayo. Wala iba, kundi ang ating Panginoon. Maraming salamat po.